Hello guys! Welcome back po ulit sa aking kwento. Ako nga po pala si Jen, isang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasensya na po kayo, hindi agad tayo nakapagkwento ng ating pong kaganapan dito po sa ating pagiging OFW. Kasi noong mga nakaraang araw po ay nagkasakit po tayo, so hindi po tayo nakapag voice over. Kasi nga po wala po tayong boses. Yan, at isa nga po sa pinakamahirap na sandali, uyugto. Ay yung kapag nagkakasakit ang isang OFW, kasi nga tayo pa rin yung aantayin, tayo pa rin yung magtatrabaho. Kahit sabihin ng amo natin na mag-rest ka, sa loob ng 5 oras, bibigyan ka lang naman ng panadol, tapos mayat maya tatawagan ka, itatanong sa'yo kung okay ka na. Wala rin namang ibang gagawa nung gawain mo na naiwan, kundi ikaw, aantayin at aantayin ka niyang matapos at maging maayos, ikaw pa rin yung magtatrabaho, kaya mahirap na magkakasakit. Ingatan natin yung ating katawan, subalit kahit anong ingat, minsan kahit may vitamin pa tayo, ay napapagod din tayo at nadadapuan din tayo ng virus, lalo nga kapag kayong mga kasama natin o mga alaga natin ay may sakit, mostly tayo talaga ay nahahawa din. Kaya ako nga, pagka may pabalik, may mga bumabalik ng mga Pilipina, ginagawa ko, nagpapabili ako ng gamot ko kasi nga dito mahal yung gamot, tapos ang ibibigay lang naman sa iyo ay Panadol. Kaya nagpo-provide ako ng sarili kong gamot para gumaling ako agad kasi mahirap na mahirap talaga pang nagkakasakit. So hindi naman lahat ng amo ay ganun, merong amo na siguro dadalhin ka sa ospital, pagpapahingahin ka, pero yung amo ko is hindi ganun. Marami ako nakikitang mga amo na hindi ganun. So kapag ka talagang OFW ka, kailangan marunong kang magtiis at lumaban, mag-alaga sa sarili kasi nga napakahirap pag nagkakasakit. Ayun po, mga kapatid na mga ka-OFW, ingatan niyo po ang inyong sarili. At balik tayo sa aking kwento sa pagiging OFW at pagkakaroon ng kasama dito sa trabaho ko. Isa rin sa pinakamahirap yung pag may kasama ka na ibang lahi, tapos pag nagkasakit ka at nahawa siya, ikaw yung sisisihin palagi. So hindi lahat ng kasama na makakasama natin ay kasundo natin. Kailangan marunong tayong makasama, pero minsan talaga yung mga ibang lahi, hindi rin sila marunong makisama. Ang mga Pilipino, kahit anong pakikisama na gawin mo, yung ibang lahi, iba yung mga ugali nila. Sa kailangan talaga marunong tayong magtiis at kung maaari ay lumaban din. Dahil di naman sa lahat ng pagkakataong kailangan na sila yung papabura natin, di ba? Kagaya nitong kasama ko na marami siyang laging sabi, basta puro naman din minsan kasinungalingan. Tapos pag magkakasakit ay sisi lahat. Minsan pag siyang nakakasakit, hindi ko naman siya sisihin. Pero pag ako yung magkakasakit at mahahawa agad siya, marami siyang salita, marami siyang sasabihin. So, nananahimik na lang din nga ako kasi ayaw ko ng gulo na pag-aawayan namin. Tapos, yan, hindi rin naman din siya magpapatalo. Kaya alam ko na marami din dito na mga nakikinig na alam ko may mga kasama kayo. Hindi lang ibang lahi, meron din Pilipina na mauutak. So hindi lahat ng mga kasama natin ay mapapagkatiwalaan kumbaga makakatuwang natin, makakatulong. Kasi mostly nagseselosan at nagpapauyuhan sa trabaho. Kaya mas magaling pa nga yung walang kasama. Mas mabuti pa yung solo ka kaysa sa may kasama ka nga na nagiging problema mo lang naman. Ayan, kaya kung ikaw ay isa ding OFW na kagaya ko at na-inspire sa aking kwento, o kaya naman ay may karanasan na gusto ring i-share at ma-inspire ang iba sa iyong kwento, pwede mong i-comment down na gusto mong mag-share at ipi-PM kita sa aking Facebook account para doon mo ipadala sa akin ang iyong kwento at iyon naman ay ibablog ko para mapanood ng mga kaibigan natin na OFW, maging inspirasyon ng iyong kwento. Marami pong salamat sa inyong suporta at sa inyong panonood po sa aking pong video. Pagpalain po tayong lahat, palagi po tayong mag-iingat at magdasal sa ating Panginoon. Maraming maraming pong salamat.